Ubi. Hello po, magandang umaga sa inyong lahat. At kita po ngayon ay nandito sa bundok kasama ang aking amain. At meron pa kami mga kasama. At kami ay magatapas dito sa bundok para sa magatanim kami ng mga kahoy-kahoy para sa pamamagitan ng nung mga lupay nung mga tiyuhin ko. Pero sa ngayon, kami ay maghahukay muna ni Ring Ubi at kami ay may nadaan ng may ubi ay ipaghuhukay na ay ahukay na daw namin. At sayang naman, naputol na yung kanyang puno ay maganda naman itong ubi at may ubo daw naman at hindi pa daw naman taglaroy o matigas, sabi ni Tatayin. Ay kami walang kabalak-balak at walang kaalam-alam naman na may ubi din eh. Ay wala kaming panghukay. Ay di, ang ginawa naman namin ay di kumuha kami ni Ring Kawayan tuloy ni Ring Kahoy. At saka ang ginamit namin, tinulisan at pinandukal. At kitang-kita nyo naman kung gano'ng kalaki yung aming nahukay na ubi. Ay kitang-kita naman sa intro pa lang ng video na ito, may nagtangka ng humukay, kaya lang ay hindi nagtagumpay at gawa ng malalim siguro ay hindi na hinukay. Kung may bakas ay, hindi kami nangga patuloy at sa amin din lang naman eri ay sayang naman kung sa iba pumupunta. So, ayan. Ako kaya na namin ito. At pagkatapos nitong paghukay namin, ay kami magatabas ulit. Bali, adaanan na lang namin ito pag-uwi kami ka maghapon nandito sa bundok. May baon na rin naman kaming kanin dito para dito na rin kami magatanghalianan. Ang baon ay isang mitkang kanin at saka inihaw na tuyong pusit. Ayan, ang sarap ang kain na rin sa bundok. Kalayo sa sa aming bahay, kaya kami nagdala na lang ng baon para hindi na mababa. Siguro ay aabuti ng nasa kulang-kulang isang oras pa baba ay. May higit pa siguro yung magbaon na lang, sabi ni Tay. Ay gala mo baga namang hirap yan yung naman noon. So, ala, abang-abang muna kayo dyan sa aming paghukay. Manood na lang muna kayo. At apakita ko pa sa inyo umaya yung pagkakit naman namin doon sa bundok. Ang apunta namin doon ay yung pukoy na inasabi. At si Lulong Pukoy daw ay doon nakatira. Yung pukoy na yun ay halos Ubi. Malapit na rin sa Datum, yung Lusang Datum, sentro ng Pilipinas, dito sa Marinduque. Siguro ay mga isang kilometro daw ang layo dun sa kilometro pa man, di isang kilometro ang layo dun sa sa Datum, hanggang dun sa pukoy, yun lang ang pagitan. Kaya lang ay madamo ay kami gatabas at hanggang dun ang lupa na aming ataniman ng mga kahoy. Ang inatanim ng mga kahoy namin dito ay yung natawag na madrikakaw. At yun ang inalagay talaga namin sa pamagitanan para palatandaan na hanggang dun yung boundary ng lupa nila. Marami naming atanim na puno dito ay inapagpuputulan namin at isang ala naman ang nakuha namin at isang atanim. Hindi karaw at parang ako yung nagugulo na. Magulo na wala yung aking paliwanag sa inyo ay manood na lang muna kayo.
laking ubi. Anong tawag sa anit dyan? Yung may dahong para gabi? Oo. Oo, hindi ko. Hindi ko na hindi. Ha? Oh, mga anim na kilo. Oo, nagiwalay na ako. Nagiwalay na. Tatlong puno. Yung mga datihang laman na tumuyo. Natuyo ba ang tawag doon? Alin? Eh pwede naman i-abaon uli. Tanim. Kakunin lang yung pinakang ano. Baba. So, atanin natin yung puno niya. Ako nila yung pinakangubi. Walang malaroy daw yun ay. Kaya ako nila nga, yun yung mayubo. Isa, bali tatlong puno yung kayo malaki. Mga ugat-ugat pa eh. Ha? Kulang? Eh di yung plastic mo dala-dala sa bag. Ay nga. Gatabas ay ubi ang inatabas. Yun na, tali mo na yun. Yun, natanim yung puno. So ayun, at sa part na yun ay kami ay nagtatanim na niyan. Pinapantaga na ni tatayin yung mayuyubo at saka yung malalaroy. Yung malaroy ay yung malapit na doon sa puno. Ay bali yun ay tatanim daw ulit at para magkalaman ulit. Hindi din lang naman mapakinabangan at gawa ng malaroy nga ni Matigas. Hindi tatanim na lang at nang gumanda pa. So see you in the next part of this video. Bali may part 2 pa ito, yung pag-aakyat namin doon sa bundok. Eh hindi na kayanin wari nung aking storage bagay at dire-diretsuhin ko eh. Kaya putulin ko na muna. So see you po sa next part ng ating video. Sa Pukpoy naman tayo, malapit sa Luzon Datum. Makikita nyo, mapakaganda ang mga views doon.